Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan po natin kung ano po ba yung mga dapat natin gawin o ihanda kapag manganak na po yung ating mga alagang rabbit. At saka paano ba natin maiiwasan mamatayan ng mga kits o yung ating mga newborn or mga baby rabbits natin. Kasi maraming mga namamatayan ng kits kasi hindi nila alam kung ano ba dapat yung gawin nila. So ayan, disclaimer lang din po, isang paalala, hindi po kami vet or veterinarian. Lahat po ng information or mga tips na ibibigay namin sa inyo ay base sa aming experiences. So ayan, kung bago ka lang sa akin channel, please do subscribe below and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. So let's go! First tip is to be ready. Dapat alam mo kung kailan yung araw na manganganak yung rabbit mo. Kasi napaka-importante nun, paano na lang kapag walang nagbabantay sa kanila kapag manganganak sila, guys. Isipin nyo yun, pwede nilang masugatan or matapakan, malundagan nila yung mga anak nila na ikakamatay ng mga baby kits natin, syempre. Parang tao lang yan, guys. Kailangan din nila ng tulong kapag nanganganak sila. Also, make sure nyo rin na available yung mga damo sa loob ng kulungan nila kung saan man sila nakalagay. Kasi yung mga damo, guys, ginagawa nilang nest yun eh. Parang pugad kung saan nila nilalagay yung mga bago nilang panganak na rabbit. Next, guys, dapat kapag nanganak yung rabbit nyo, lagi nyo rin silang chinecheck oras-oras. Para nakikita nyo kung baka mamaya may nakapasok na langgam dyan o baka nalublob sa tubig ng nanay dun sa lagayan nila. Kaya dapat lagi nyo rin silang tinitignan. So ngayon guys, ipapakita namin sa inyo kung paano ba yung setup namin kapag nanganak na yung rabbit namin. Pakilakasan na lang din yung audio natin guys kasi madaling araw na ng gabi nanganak yung rabbit namin kaya sa pagod at puyat medyo mahina yung boses ng mama ko din. Ito po yung rabbit namin nanganak ng alas 5 ng madaling araw. Yan po. Ito po yung anak niya, 6. Yan. Ayaw po ni Banban sa sa netbox, ayaw niya dyan, tinatanggal niya. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko yung bilao, yan, dyan ko nilagay yung mga damo niya, dyan na siya gumawa ng bahay ng baby niya, para mapaglagyan. Ito, para mapaglagyan ng baby niya, nasa bilao po sila, yan o. Oh. Ano siya, kagabi nagbalahibo na siya, nagtanggal na siya ng balahibo. Sabi ko sandali na lang to, kaya sinilip-silip ko. Bali, dalawang silip ko. Nung unang silip ko kanina, hindi pa siya nanganganak, hinihingal-hingal pa siya. Naglilabor, o tapos ngayon, ayan, nanganak na siya. Ayan. Ganito po yung ginagawa namin sa bagong panganak na rabbit namin. Ayan, may ilaw po talaga. Yan. Niilawan namin para iwas langgam at saka hindi lamigin yung baby. Kasi po oras na lamigin yung paa niyan, dire-diretso na maaari po nilang ikamatay. Ito si Banban, ayan. Ganyan lang po ang gawin nyo pag may nanganak sa inyo. Rabbit, ayan oh. Para mabuhay po yung mga anak. Iwas lang gamyan, oh. Galing si Banban sa bukid kahapon, dumating dito, pinakuha ako. Kasi maraming langgam dun sa bukid, umaakit dun sa wire ng ilaw. Ayan. Ngayon, nanganak na siya. Banban, thank you, Banha. Binigyan mo na naman ako ng 6. Oh, ang dami na nating rabbit sa bukid. Oh. One eternity later.
So, ayan guys, yung mga pinagsasabi ni mama ko doon, gawin niyo yun. Sobrang makakatulong din yan sa inyo para sa pag-aalaga niyo sa inyong mga rabbit. At saka advice ko lang din, kapag paiirawan niyo na yung mga rabbit niyo, siguro ilayo niyo sa mga papel or anything na pwede mag-cause ng apoy. Like, ito yung damo, alisin niyo yun. Kasi baka masunog yung mga baby rabbits niyo. Siyempre, kawawa naman sila pag nangyari yun. So, ayun lang naman. That's all for today's video. Sana nakatulong kami. And please don't forget to like and mag-comment lang kayo sa baba kung may iba pa kayong mga katanungan about rabbits. At susubukan namin na masagot yun or gawa ng video. Basta mag-comment lang kayo sa baba, guys. So, ayun. Thank you for watching and see you on my next video.